Naging parte ng buhay natin ang pera o salapi. Pag wala kang pera, wala ka rin kakainin. Sabi nga ng iba, mabuti pa ang pera dahil may tao, subalit ang tao walang pera. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang munting kasaysayan ng pera at kung papaano ito ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngunit kung napadaan ka lang sa video ito at gusto mo ang ganitong mga kaalaman video, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe para updated ka sa susunod naming talakayan. At ngayon, simulan na natin. Noong unang panahon, ang ginagamit ng mga sinaunang tao sa pangangalakal o pagbili ng mga bagay na gusto nila ay bariyang ginto o mga pilak. Subalit sa paglipas ng panahon ay lumago ang kaalaman ng tao at nagbago din ang pamamaraan at sistema ng pangangalakal hanggang sa naimbento ang perang papel na ginagamit natin ngayon sa kasalukuyan. Habang lumilipas ang panahon, nagbabago ang mukha ng pera mula sa bariyang pera hanggang sa perang papel. Sa paglipas din ng panahon, nag-iiba din ang kulay nito at nag-iiba ang disenyo ng ating pera. Sa monetary system, salapi ang nagiging medium of exchange sa ating panahon. Subalit, paano nga ba ginawa at nabuo ang pera? Anong mga materyales ang ginagamit dito? Nagsisimula sa research at pagdisenyo ng mga experts at historian at mga artist. Ang paggawa ng banknote at barya. Ang new generation banknote naman ay na-issue noong December 10, 2010 at kamakailan lang ay naglabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng Enhanced New Generation Currency Banknote Series o makabagong design ng pera natin mula 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos at 1,000 pesos. Ang perang ito, kapag nailawan, ay nag-iiba ang kulay. Tulad ng 500 peso bill, mula gold ay nagiging green. Ang papel na pera ay ginagawa gamit ang mga special na papel na hinaluan ng 80% na cotton, 20% na abaka. Dahil sa dalawang pinaghalong material, nagiging mas matibay at tumatagal ang pera. Para maging patunay na ito ay ginawa ng Bangko Sentral, meron silang inilagay at ikinalat na maliit na fiber sa papel na hindi kayang gayahin. Meron din itong braille system para malaman ng mga bulag o makapa kung magkano ang halaga ng pera. Sa bawat denomination kasi ay may nakalagay na bilang ng marka, 2 lines sa 50 pesos, 4 lines sa 100 pesos, 6 lines sa 200 pesos, at 8 lines sa 500 pesos at merong 10 lines sa 1,000 peso bill. Meron din itong security thread na hindi basta-bastang ma-duplicate ng printer o Xerox machine. Ang ink naman na ginagamit dito ay special rin para kahit ito ay mabasa, hindi agad mabubura ang mga naka-imprenta, lalo na ang mga importanteng detalye na nakalagay sa mismong pera. Sa proseso naman ay letter printing, kung saan inililimbag ang iba't ibang kulay ng background sa papel na ginagamit. Intaglio printing, dito naman inililimbag ang mga nakamarka o nakaumbok na detalye ng perang papel. Sheet inspection, dito tinitingnan ang mga natapos na nalimbag kung ito ba ay mali o defekto. Numbering, inilalagay dito ang serial number ng pera na natapos na. Kapag nasigurong tama ang mga detalye na naka-imprenta sa papel, ito ay diretso sa panghuling bahagi kung saan hahatiin ang mga ito. At pagkatapos ay bibilangin at ibabalot na. Para sa iyong kaalaman, ang mga perang ginawa bago ang taong 2010 ay wala nang halaga. At ngayon pag-uusapan natin ang perang barya. Ang perang barya ay gawa sa tanso at nickel. Ang 5 piso at sentimo ay may halo namang zinc. Pero ang mga coin series na inilabas ng BSP, inilarawan nila itong mukhang metallic silver. Pero ito ay gawa mula sa durable nickel steel na may magandang itsura na hindi basta-basta naluluma at hindi madaling masira.
paalala lang mga kababayan sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa. Nahaharap tayo sa pandemya. Maaaring ang mga perang ito ang magiging dahilan kaya lalong kumakalat ang virus. Kaya paalala lang, maghugas ng kamay o gumamit ng alkohol pagkatapos humawak o magbilang ng pera. Salamat po sa ating tagapanood and sa ating supporters ng channel na ito. Thank you so much po sa inyong lahat. So kung nagustuhan itong video na ito, baka pwede nyo po ako bigyan ng isang like dyan. And share nyo din sa family and friends nyo. And my YouTube channel and click the notification bell para updated po kayo sa next pa nating video. And happy 11,000 subscriber na po tayo mga kaibigan. Maraming salamat po sa tuloy na pagsuporta sa ating channel. Nandito na po ang inyong mga shoutout sa last pa nating video. So ay mga kaibigan, no, shoutout nyo po pala sa ating mga supporter dyan sa channel na ito. So ayun lang, kita-kita po tayo sa next pa nating video. Peace out and goodbye. See you in my next video.